mahal ka naman talaga niya. Kaya lang, dahil sa kaartihan mo, ayun, nakahanap siya ng iba na mas binigyan ng halaga ang pagmamahal na sana sa'yo, pero nawala pa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napakalikot matulog ni Jiro. Paikot-ikot siya tapos madalas na sumisiksik sa leg ko yung mukha niya. At yung kamay ko, laging hawak ni Jiro. Lagi niyang hinahawakan ang kamay ko. Tapos, kapag napapabitiw siya, hahawakan ulit niya. At sa halos buong gabi, ganun lang si Jiro. Laging hawak ang kamay ko. Pero masaya ako sa mga sandaling yun. Mga lumilipas na oras kagaya sa nakaraan. Kagaya ng panahong buo pa sana ang puso ko. Napansin ko lang, lagi mong hawak ang kamay ko. Bakit ayaw mo akong bitiwan? Eh, Chidoro, ang lambot kasi nung kamay mo kahit pagsasaka yung trabaho mo. Tsaka alam mo, pakiramdam ko, kapag hawak ko yung kamay mo, hindi ako natatakot. Eh, bakit ka naman matatakot? Alam mo, hindi mo kailangan matakot hanggang magkasama tayo. Ang mahalaga, nakatakas na tayo. At alam kong di na nila tayo matatagpuan. Magpapakalayo tayo at magiging masaya lang hanggang sa wakas. Chidoro, mahal na mahal kita. Handa akong gawin ng lahat upang maging masaya ka lang. At kahit sa kabilang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko. Uy, ano ka ba? Bakit kabilang buhay ka agad? Di pa nga tapos yung pagmamahala natin dito sa mundo. Eh, Chidoro, darating tayo sa puntong ganun. May mauuna at may maiiwan. At kapag ikaw ang nauna, hintayin mo ako, ah. At kung ako naman ang mauuna, hihintayin kita. Mahal ko, ano ka ba? Eh, bakit ba pinag-uusapan natin ang bagay na yan? Walang mauuna. Sabay dapat tayo. Basta, Chidoro, kung sakaling mauuna man ako, hihintayin kita. Pero, huwag masyadong matagal, ha? Kasi, babalik talaga ako kapag nainip ako. Mahal, ano ka ba? Huwag natin pag-usapan yan. Walang mauuna. Sabay tayo dapat hanggang sa dapit hapon. Subalit tila ba mapaglaro ang kapalaran? Ang pinakamamahal ko, iniwan akong durog na durog ang puso ko. Nawala siya dahil sa malubhang karamdaman. At mula sa kanyang libingan, kasabay ng malakas na ulan, kidlat at hangin, isinumpa ako na hahanapin ko siya sa kabilang buhay o kahit sa ang dako ng mundo at panahon.
Dahil siya lang ang minahal ko ng higit sa lahat. Higit sa buhay ko. Higit sa mundong ito. Uy! Tayo! Bakit ka tulala? Ano iniisip mo? Wala naman, Jiro. Anong plano mo bang gawin ngayong araw na to? Wala pa, Teo. Siguro, maglilinis ng bahay ni Lolo. Tapos, lalagyan ko ng dekorasyon at mga ilaw na iba't ibang kulay. Kasi, tingnan mo. Yung bahay lang ni Lolo ang walang Christmas light kapag gabi. Sa bagay, Jiro, tama ka. O siya, bilisan na natin magkape at magpandesal tapos bumili na tayo agad sa palengke ng mga gagamitin mo. Kaya ito, matapos makapag-umagahan, nagtungo na kami kaagad sa palengke at namili ng mga kailangan ni Jiro. Hindi naman kami nagtagal. At bago pa magtanghaling tapat, nakauwi na kami, Teto. Habang nagluluto ako, abala naman si Jiro at ang lolo niya dun sa labas ng bahay nila. Halatang sabik din ang matanda sa inilalagay ni Jiro na dekorasyon. Kung sa bagay, sabi ng lolo niya, ngayon niya lang ulit mararanasan ng ganito. Yung may kasama sa Pasko at bagong taon. Nang matapos sila, ako naman, tapos na ding magluto. At eto, sabay-sabay na kaming kumain habang ang lolo ni Jiro nagkukwento tungkol sa nakaraan. Nakaka-relate ako sa kinikwento ng lolo ni Jiro. Dinaanan ko din kasi ang panahon na yun. Ang panahon ng mga hapon. Kung saan sinakop tayo. Tapos ayun, isa talaga ako sa mga nakikibaka sa panahon na yun. Alam niyo kung bakit ako aktibo sa pakikipaglaban? Gusto ko na kasing mamatay. Kaya lang, ayaw eh. Ginawa ko na ang lahat, pero wala. Ganito pa din ako. 20 anyos pa din ang itsura ko. Teo, excited na akong dumilim. Dahil ba yung Jiro sa pailaw na inilagay mo sa labas ng bahay ng lolo mo? Oo, Teo. Sana dumilim na. Natatawa tuloy ako kay Jiro. Parang bata. Kaya ito, dahil mahaba pa ang oras, naglinis naman kami sa loob ng bahay. Tinanggal namin lahat ng mga agyo at gagamba. At yung sahig, nilinis namin. May mga nakadikit na kasi ng mga lupa na nanigas na talaga. At si Jiro, silip na silip sa labas. Inaabangan niya talaga ang pagsapit ng dilim. Natatawa talaga ako. Kasi para siyang batang sabik na makita yung pailaw na ginawa nila sa labas. Ang tagal naman dumilim, Teo. Nainip na ako. Jiro, hinihintay mo kasi. Kaya matagal talaga yan. Excited na kasi ako, Teo. Halata naman, Jiro, na excited ka talaga. Ang gawin mo, ilagay mo muna sa sako itong mga basura na naipon natin. Kaya ito, patuloy lang kami sa paglilinis. At nung sumapit na ang dilim, ala, si Jiro,
tayo. At tara na sa labas. Si Lolo na daw ang magsasaksak sa kuryente. At aba, hinila na ako ni Jiro sa labas. At habang nakatayo kami dito sa labas ng bahay ng lolo niya, napansin ko na simula nung hilahin ako ni Jiro, di na niya binitiwan ang kamay ko. Magkahawak kamay lang kami sa mga oras na to. At nang magliwanag ang pailaw na inilagay nila, nakita ko ang matatamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Mga ngiting nakita ko na din sa nakaraan. Mga ngiting hindi ko kayang makalimutan. Nakatitig lang ako kay Jiro. Mas napupukaw niya ang atensyon ko. At tila ba, mas nagbibigay kulay siya sa buhay ko. Na unti-unting nagbabalik ng liwanag sa daang tinataha ko. Bakit ganun? Bakit muli kong naramdaman ng pakiramdam na nilimot ko na sa mahabang panahon? At ang puso ko, tila ba nag-iinit sa sandaling to? Init na nanunumbalik at bumubuhay muli sa pangarap ko na nagbibigay buhay muli sa puso ko.